isang pambihirang pagkakataon ang nasaksihan natin sa Subic Bay, mga kaaha. Sa malayo, akalain yung dolphin ang makikitang nagdadive. Pero kung titingnan mabuti, hindi pala dolphin o uri ng sea creature ang tila nakikipaglaro sa dagat. Kundi isang tao. Isang professional hydro-flying instructor na si Kuya Jonas ang maliksing nagpapakitang gilas gamit ang hydro-lift device. At ang tawag sa trick na ginagawa niya ay dolphin dive. Dito sa Subic Bay, ako lang po yung gumagawa noon ng isang dolphin dive. Pero hindi biro ang kakaibang trick na ito, mga kaha. Pag gusto mo matry, kailangan pagdaanan mo po yung sakit sa ulo, tapos katawan na rin. Kailangan din na kalkulado ang bawat galaw. Dahil kung hindi, mas madelikado pa yun kung hindi mo po siya ma-balance kaagad kasi baka may tendensyang susubsob ka sa ilalim ng loob. Ang makapigilinig ang water sports na ito, dinarayo sa Zambales. Alam niyo ba na ang water sport na ito ay tinatawag na hydro-flying or hydro-lifting at hindi flyboarding? Humihigop ng tubig dun sa from the impeller, tapos yun yung magpupush ng tubig para umangat naman yung nakasuot ng flyboard. Then, basically, ang sumasakay din ang nagko-control. And dun naman sa nakasakay po sa jet ski, siya naman yung magko-control in a sense na pag kinakalabit niya yung throttle, maghihigop ng tubig yung jet ski papunta dun sa hose na nakakabit sa flyboard. Yun yung tutulong naman para maiangat siya sa tubig. Dapat kontrolado niya yung balance niya doon. If not, magiging parang siyang uuga-uga, wobbly siya, and then mahirapan siyang magpaangat din. Kaya para sa beginners, matinding focus at balance ang kailangan para mapanatili ang hydro-lift device sa ere ng hindi nahuhulog. Gee, naman ba rito ang sparkle star na si Anjay? Okay, ito mga kaaha, sasabihin ko lang sa inyo na first time kong gagawin ito. To be honest mga kaaha, medyo kinakabahan ako, na excited at the same time. Kasi yung feeling niya is para kang lumilipad eh, para kang superhero dito sa gagawin natin ngayon eh. Let's go! Testingin na natin yan. Alright mga kaaha, ito na. Andito na. Pero bago yan, breaking muna tayo ng Hydro Flying 101 kasama si Kuya Jonas. Kailangan po natin sir, huwag lang tayo matakot pag nasa taas na. No? Nasa taas na. Yung katawan po natin sir, pag nasa taas na po tayo, huwag natin i-bind po. Kailangan naka-straight lang. Ah okay, tapos ito ah, medyo kinakabahan ako kasi baka mabigat ako. Eh, usually anong weight bang makakayanan ng flyer? Sa weight naman po natin sir, wala naman pong limit. No? So pag first time mo sir, medyo mahirapan ka talaga kasi yung nagbabalance sa'yo paa lang eh. Tapos inaangat ka ng tubig, medyo nakatakot sa'yo. Now that you're all set, simula na ang patimbayan ng mga tuhod. Handa ng sumayaw ni Anjay sa ere, este. Subukan ang hydro flying mga kaaha. Ginagamay pa ni Anjay ang pressure mula sa hydro flight device. So kaya yan! Tandaan ang biling ni Kuya Jonas, kailangan daw ay straight ang legs. Slowly but surely, si Anjay. Ayan, subok lang na subok Anjay. Mas kaya naman, kaso lang parang natatakot na siya pag nasa taas niya. You can do it! You know, natutuwid na ni Anjay ang legs niya. O ha, nakakatagal na si Anjay sa ere ng hindi nahuhulog. Go Anjay! Higher! Itas mong bandera ng beginners! Good job! Nung nagamit ko nga yung technique na kailangan naka-straight lang yung paa, mas tumaas ako, mas nagiging mataas na yung pinaka... yung pinaka-inaabot ng flyboard ko. So mas na-enjoy ko yung view as in, lalo na pag nasa taas ka, iba yung climate, malamig, tsaka hindi mo ramdam yung araw pagka nasa taas ka dahil mahangin. Overall experience, solid 9 out of 10. First time ko matry tong water sport na ito, na para akong lumilipad, para nga talaga akong superhero. And ako na-enjoy ko yung mga ganitong type of activities and very gusto ko siyang i-recommend sa lahat na i-try itong activity na to. Must try! Must try! Sinasabi ko sa inyo mga aha, must try! Aha!